po, welcome to my YouTube channel. Sa araw na to, gagawa po tayo ng cheesy steak. Share ko lang po sa inyo. Kaya tara, samahin niyo po ako. Mag-intro muna tayo. Ito na po ang ating cheesecake. Share ko lang po sa inyo. Yan, tikman po natin ang ating cheesecake. Cheese stick. Charot. Malutong po. Ito po ang ating mga sangkap sa ating cheesecake. Kailangan natin dito ang to ang ating cheese. Nasa inyo po kung anong klaseng gusto niyo pong cheese. Basta cheese. At yan po ang ating wrap na gagamitin. At ang ating mantika. Kabisa na po natin na islice ang ating cheese. Yung kutsilyo ko po, binalutan ko po siya ng aluminum foil para hindi po siya madidikit sa cheese. So, yan lang po. Babalatan lang po natin yung cheese. Tapos, islicein lang po natin ng pahaba. Slicein lang po natin pare-parehas ng ganito. Nasa inyo po kung ano pong size ang gusto nyo. Pero, syempre po, maganda pag ganito. Yan. Kaya lang po, slicein lang po natin ng ganyan ng ating cheese. Yan po, binalutan ko po ng aluminum foil para hindi po siya, hindi po didikit yung cheese sa kutsilyo. So, ganyan lang po ang ating pag-slice sa ating cheese. Napakadali lang po. Yan. Mga cheese lover po dyan, kung gusto nyo po, gawin nyo po ito. Masarap po. Actually, napanood ko lang din po to. Kaya try ko lang po. So, nung ginawa ko po, nagustuhan ng mga bata. Kaya, share ko lang din po sa inyo. Kaya lang po, slice lang po natin hanggang matapos yung ating cheese na ini-slice. Isang buo po yung ginamit ko. Ganyan lang po. Yan, tapos na po ang ating cheese na ini-slice. Yan, medyo makapal ng konti, kaya hatiin natin. So, yan na po yung ating cheese. Kaya, ang susunod na po natin gagawin ay yung ating wrap. Paghihiwalay-hiwalayin po natin, isa-isa po ito. Yan. Ginamit ko po na wrap, malaki. Pero gusto nyo pong gamitin yung maliit lang, pwede rin po. Nasa inyo rin po kung alin po ang gusto nyo. So, yan po yung available sa amin. Kaya yan po ang aking ginamit na na wrap. So, ganyan lang po. Isa-isa lang po natin na gamitin. Tsaka, pag-iwalay natin, bali, kung ilan lang po yung gagamitin nyo, yun lang din po yung pag-iwalay-iwalayin nyo. Kasi, pag na na po yan lahat, tapos hindi po nyo magagamit, titigas po kasi siya. So, yan lang po. Bibilangin na lang po natin kung ilan po yung magagamit po natin na wrap. So, yan lang po yung gagamitin ko. Kaya, ibabalik ko yung iba. So, yan. Umbisa na po natin ang ating pagbabalot sa ating cheese. Ganyan lang po. Nasa inyo po kung ano po yung pagbalot nyo. Kaya, ganyan lang ang aking pagbabalot. Tapos, anuhan natin ng tubig yung dulo para hindi po siya magbubukas. Yan po. Ganyan lang po, tuloy-tuloy lang po na ganyan ang ating gagawin sa pagbabalot.
Yan, tapos na po yung ating pagbabalot. Palilagay po natin ito sa freezer. Ipi-freezer po natin ito ng overnight. Kaya na po, na-freezer na po yung ating binalot. Yan, kung makikita nyo po matigas, yan, parang yellow, parang bato. So, ganyan po natin siya ipiprito. Diretso lang po natin tiyad na iprito. Wag na po natin i-unfrozen. So, diretso lang iprito natin na ganyan. Ang purpose po niyan para hindi po madali, mabilis na maluto yung cheese, hindi man na matunaw. So, yan lang po. Wag na po natin i-unfrozen. So, yung ganun lang po siya, frozen na iprito. So, ganyan lang po yung apoy din po natin is yung tama lang, di po mahina. Yan. Tuloy-tuloy lang po yung ating gagawin na ganyan natin siyang iprito. So, yan. Then, ilan lang po yung pinirito ko. Kasi, dalawa lang kami nakakain. So, yan lang po. Pero yung iba, nandun po sa freezer. So, lagyan nyo lang po yung sa freezer. Kung gusto nyo pong kumain, yan, magprito lang po kayo. So, yan po. Sana po nagustuhan nyo ang ating cheese steak ngayon. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood at sa inyong suporta. Sana po nagustuhan nyo ang ating video sa araw na to. Thank you for watching. Pa-subscribe na lang po sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan. Yan, tapos na po yung ating cheese steak. Yan na po ang itsura niya. Yummy. Yan po ang ating cheese steak. Mga cheese lover dyan, nakatulad ko, try nyo po ito, masarap. So, yan na po. Yan na po ang itsura ng ating cheese steak. Mainit po. Kaya, balik na rin natin. And yan, ito na po ang itsura niya. Yan po, tikman po natin kung gaano kasarap ang ating cheese steak. Malutong po siya, guys. Yan po, maraming salamat po. Sarap po nagustuhan yung ating cheese steak sa araw na to. Nakita niyo na kung paano natin ginawa yung cheese steak natin. Sana po nagustuhan nyo. So, end up po natin ang ating video sa araw na to. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. Bye! Thank you for watching. God bless you!